good evening po sa inyong lahat. Ayan. So, tayo ay biglaan lang yung content natin dahil ako ay nabigla rin. Ayan. So, maaring yung mga video natin na i-upload pa lang ay wag po kayong magtataka kung medyo hindi po magkatugma. Dahil kahapon ako po ay gumawa ng video at naipasa ko na dun sa editor natin at kasalukuyan niya ng ini-edit yung video natin. Baka may mga nasabi po ako dun na tungkol sa presyo ng itlog. At ngayon naman ay biglaan naman yung vlog natin. Wag po kayong magtaka. Okay po. So maaring mauna ko pong i-upload to ngayon. And then yung pina-edit ko kahapon ay sa mga susunod pang araw. So doon po yung price update natin kasi kahapon, anong isang araw, bigla pong nagtanong ako sa mga ibang farm, malalaking farm actually, at nagulat ako sa presyo ng itlog. Sobrang taas na po. Ayan, kaya napablog tuloy ako ngayong gabi habang ako ay nagmamaneho pauwi sa bahay. Ayan, so kanina po kasi yung isang kaibigan natin na nagmamanok din, nalaman niya na humingi siya ng price update dun sa farm. Actually, itong farm na to, malaking farm to, mga nasa 60,000 capacity. Chinese yung may-ari. At tayo ay nabigla dahil as of today, hindi ko alam kung kailan pa nila presyo to, ano, pero as of today, para malaman niyo yung date, today is August 21, 2024. Yan. So yung presyo po ng kanilang small wholesale po ito, 230 pesos. 230 pesos po yung isang tray. And then yung medium, 240. Sa large, 250. Sa XL, 260. Sa jumbo, 270. So grabe po. Wholesale price po yan, wholesale price. Samantalang kasalukuyan na yung presyo naman natin ngayon sa pwesto natin dito sa Tagupan, yung stock po natin doon na dumating kahapon, binibigay lang po, binebenta lang po natin ng ano, ang small ay 200, ang medium 220. So yung old price pa natin. Kaya lang nagtataka ako, 3 days na yung sales po natin ay mataas. Parang kanina, ngayon lang katetext lang ni Alexi, yung anak ko, katetext niya ang benta ni Ben dun sa pwesto natin dito sa Dagupan. Nasa 60k. Nasa 60k po siya. So dun pa lang makikita natin na syempre yung mga mamimili, naghahanap talaga sila ng mga murang itlog. So nalaman nila na mura pa yung presyo natin, mababa pa. Kaya kanina maraming benta yung tindero natin, si Ben. Ayan. So hindi ko lang alam kung meron pa tayong stocks doon sa pwesto, pero definitely bukas po yung parating na itlog manggagaling sa farm natin ay new price na po natin. Yung new price na po yung ating susundin. Ayan. So talagang ganyan po, biglaan. Susunod lang naman natin sa mga malalaking farm. Samantalang yung load kasi natin kukunti lang. Sayang talaga ang swerte ng mga marami yung load na manok. Parang tayo po kasi, di ba, 30,000 yung capacity ng housing natin, pero parang nasa 10,000 lang po kasi yung manok natin na alaga. Ayan. Plus yung 2,400 na
July 20. So yun lang po. Sayang, nagkalpo kasi tayo nung medyo mura yung itlog. Ayan, so sa bagay talagang ganyan. Talagang ganyan lang yung negosyo. Talagang ano ba? May time na kapag mura ka kasi yung itlog, ang ginawa ko para hindi ako mahirapan kasi mura na nga tas medyo hirap. Since matanda na rin yung isang actually yung dalawang batch ko. So kaya kinal ko. So ang naiwan yung medyo bata-bata pa. Ayun, so sila yung naiwan ngayon dun sa farm. At hindi tayo nagdagdag na dahil nabili naman yung ating RTL. Ayun. So mabuti na lang kahit papaano yung sa July 20 na 20,000 heads may naiwan sa atin na 2,400. So kanina apat na tray na po yung itlog nila. So parami na po yan, parami na. Ayan. So asahan natin itong masusunod na linggo, lalo na kapag nailawan natin, ay talagang aarangkada na yan, dadami na yung itlog. So kahit papaano medyo makaka kumba matatamaan natin. Kaya lang kukonti, 2-4, sayang. Imagine kung sakali po na marami sana yung ating load ng manok. Sabi na natin 30,000, so sayang yung kita, no? Yan, pero okay lang, talagang ganyan lang. Okay lang. Okay lang tayo. Ayan. So yun po, yung presyo, ulitin natin, yung small sa farm, wholesale, 230 plus 10 tayo every sizes. So 230, 240, 250, 260, 270. Sa palengke, plus 30 pesos po sila ngayon. Yung 230 na small, ang benta po nila sa palengke, 260 po, 260. Yan, so plus ano po yan, 260, 270, 280, 290, 300. Ganun po. Ayan. So, tayo po ay nagmamaneho. Imbis na pauwi na, ay dumiretso tuloy ako dito sa isang kainan. Dito po sa amin sa Perez. Ito po yung Kaluskisan. Ano, so, sa mga viewer ko na taga Pangasinan, kabisado po nila to. Dito po ako sa may Perez. Ayan. So, para lang mabuo yung vlog natin. And then, pag uwi ko, magkakape na lang. So, kape talaga. Kape is life. And then, i-upload ko na rin po itong video natin agad-agad. So, para at least, magka-idea po kayo. Ayan. So, congratulations sa mga, may mga load ngayon, may mga manok. So matagal-tagal rin po ito dahil yung panahon natin tamang-tama by next year mag-election din. So talagang mataas yung presyo ng karne ng manok, karne ng baboy, and then itlog. Ayan. So talagang ganyan lang. Kumbaga makakabawi din tayo dun sa mga nakaraang buwan na medyo mura din talaga yung itlog. So ganun lang po. Pag mura yung itlog, magtsatsaga tayo. Pag mahal, makakabawi naman tayo. So yung sobrang kita, tatabi natin yon para pagdating ng tagtumal, syempre meron tayong pampahaba ng pise, bumbaga. Ayan, so ganun lang po. I'm sure yung mga may mga load na hindi na baguhan, kahit papaano naka-experience na nung presyo nung panahon ng tagtumal at yung presyo naman ngayon na mataas ang itlog, so at least nakaka-relate na po kayo. Ayan. Doon naman sa mga baguhan, sa ngayon po, gaya ng sabi ko, wala pong problema sa supply. Talagang mabebenta po natin yan dahil napakataas ng demand. But still, start pa rin kayo doon sa capacity na kayang-kaya niyong i-manage. Ayan.
Kapag tagtumal yung kuma yung kaya niyong i-market ganyan. Pero kapag mga backyard naman po kasi matumal or mataas yung, lalo na pag mataas yung presyo, talagang manageable naman po yung mga 96 heads, 192. Kasi pag 192 parang ang production nyo yan mga more than 6 na tray lang po siya daily. So madali nyo lang pong i-market yan hanggang sa 500 or 1,000 pa. Pero kapag yung mga 5,000, 10,000 and above, yun po yung talagang mangailangan na tayo ng mga ano, yung skills natin sa marketing. Ayan. So ganun na lang po. Congratulations. Bukas try naman nating magbigay ng computation kung magkano yung kita sa paitlogging manok kapag ganitong abnormal yung presyo. Ayan. So maraming salamat po. At sa susunod na video po pala, sorry, i-flip ko na lang po yung camera natin. Nakalimutan ko po siyang i-flip. Kaya pag ang labas po dyan sa screen yun, nakaganyan eh. Hindi po siya full screen. Kasi dito po, patayo yung camera ko. So, dapat pala nakaganyan. Yan. So, pasensya na po talaga kayo. Yan. Ang importante po ay ma-deliver ko po sa inyo ng buong buo, solid yung information, yung content. Yan. So, pero hopefully, dahil may bago tayong editor na kakaumpisa kanina, hopefully maayos yung ano, yung mag-i-improve yung editing ng ating channel. And then ginawa niya po tayo ng logo. So abangan niyo po, ipo-post niya po diyan yung bagong logo natin, logo ng Mang Mags. Ayun, so maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po tayong lahat and God bless. Ayun, at paano ba to? Paano ba i-twist tong camera? Ayan, papakita ko lang po yung kakainan ko bago ko po tapusin yung ano, video. Ayan, so patayin ko po muna yung ilaw. And then bababa po ako ng sasakyan. Ayan po. Ayan. Ayan po yung ating ano, ating kakainan. Ayan, so hindi ko na po alam na i-rotate yung camera. So, ganito na. Ganito na lang po muna. At mag-isa. Mag-isa ko lang. Mag-isa po. Ayan. Ayan. Good evening. Laman latan puso. Nay, wala ni puso. Wala. Bukor yung ka? Bukor ko. So, abangan pa natin. Isaserve yung ating kaluskus para makita ninyo. Ayan. Ayan. Yung kanin natin. Pero hindi ko naubusin yan. Masyado ng marami. Medyo lumapad na naman yung katawan natin. Ayan. Ayan. Ito yung ano. Ano ba i-twist to? Tayin lang natin yung kaluskus para makita nyo bago ko putulin yung ating vlog. Ayan. Dito na yung kanin eh. Kanin, yung dahon ng sibuya, yung gagawin sa usawan. Ayan. Ang ginagawa na. Ayan. Ayan yung kaluskus. So maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po.